Muli po nating tatanungin ito pong si Congressman Paolo Duterte. Congressman Paolo Duterte, totoo po ba yung 51 billion pesos na pondo po ninyo sa 1st District ng City of Davao? At kung totoo po yan, bakit hanggang ngayon binabaha po ang inyong distrito? Ano pong nangyari? Hindi po ba napunta yan sa mga proyekto? Saan po napunta, Congressman Paolo Duterte? At saka dito po sa pag-uusapan namin balita, eh kayo pala ay merong mga kinakaharap na kaso di umano dyan sa ombudsman. Ano na po kaya ang nangyari doon? Siguro naman bilang isang dating anak ng sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak nito, bilang isang anak nito na nagpapahayag ng galit sa korupsyon, kriminalidad at illegal na droga, eh maging ehemplo po kayo para sa inyong ama. Kasi ang mga di umano isinampang kaso sa inyo ay saksakan ng dami ng korupsyon. Pero ito po ay tinatanong namin dahil po dito sa babasahin kong balita, although matagal na po ito, May 9, 2018, eh ganun pa man, lumipas na po ang almost 6 years, mukhang wala pa rin po yatang development sa ombudsman. Ano na kaya ang nangyari? Ang ombudsman, tatanungin po namin kayo, kamusta na po ito pong mga nakadakit na kaso dyan po sa inyong opisina nito pong si Congressman Paolo Duterte? Kung hindi naman po nabalita sa harapan ng publiko na siya po ay cleared na, eh siguro kahit paano, sagutin po ninyo ang aming katanungan at ipaliwanag yung kanyang kalinisan, no? yung clear ng pagkaka-clear ng kanyang kaso dyan po sa inyong opisina. Kasi sabi po dito, iniimbestigahan po ng ombudsman si Paolo Duterte according po sa dating ombudsman na si Morales. May 9, 2018, pasensya na po kayo at maingay dito po sa amin. Manila, Philippines, resigned. Davao City Vice Mayor and Presidential Son Paolo Duterte is being investigated by the Office of the Ombudsman. Ombudsman Conchita Carpio Morales revealed. Ito po ay nangyari 2018 ha. Pero prior to this date, May 2, 2018, nireport din po sa balita na siya po ay kinlaro naman ng ombudsman doon po sa di umano'y involvement sa naging smuggling po ng illegal na droga sa Cavite noong panahon po ng pagiging custom commissioner dito pong si Nicanor Paeldon. Sila pong magbayaw si Carpio at saka siya, kinilir po yan ng ombudsman, pero si Paeldon that time ay ongoing ang investigations. Pero parang wala ding nangyari hanggang sa kasalukuyan, ano? Ang ingay ng nagjajakamer. Morales answered a question at a justice forum on Tuesday, May 8, about the termination of a bank investigation involving President Rodrigo Duterte, saying it has been closed and terminated without prejudice to another investigation if warranted. Ngayon, tatalon po tayo dito po sa balita. Kasi ito po lang dapat nating tanungin kay Congressman Paolo Duterte at sa ombudsman. Ano po ang nangyari dito po sa mga sumusunod na di umano'y kaso na isinampa kay Paolo Duterte? Kasi dito po, but a list obtained by reporters showed that as of January 12, 2018, there are 5 docketed cases against Paolo, including an ill-gotten wealth case. Number 1, ito po yung case number at saka yung paglabag sa batas, di umano. OMB CA160073 for violations of Republic Act number 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards. Number 2, OMB CC-17-0081 for violation of Republic Act number 3019. Number 3, OMB CF-16-0019 for violation of Republic Act number 1379. Number 4, OMB CA-16-0074, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct and serious dishonesty. And number 5, OMB CC-16-0082 for violation of Republic Act number 3019 and Article 183 of the Revised Penal Code or perjury. Ito po ang mga di umano'y naging kaso nito pong si Paolo Duterte na nakapending dyan po sa Office of the Ombudsman noong 2018. Pero wala po kaming makalap sa balita ngayon kung ito po ba itapos na o hindi pa tapos. Sana kaya
Kaya sana ngayon, Office of the Ombudsman, mabigyan niyo po kami ng update dito po sa mga kinakaharap di umano na mga paglabag sa batas nitong si Congressman Paulo Duterte. Kasi katulad po nung nadarinig po natin kanina, meron na naman pong isyong binabato po sa kanya. Ang laking halaga po nito, 51 billion pesos. Hindi natin alam kung saan po iyan napunta, pero sana nagamit po iyan sa mga proyekto na nararapat dyan po sa 1st District ng City of Davao. Kung nagamit naman ito sa maayos na kaparaanan, wala namang magiging problema na dyan. Pero hindi pa rin maiaalis sa harapan ng ibang sa ating publiko na nagkaroon talaga ng favoritism. Kasi sabi nga ni Congressman Elizalde ko, ang general average ng mga kongresista para sa kanilang pondo kada taon ay umaabot lamang sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso. Pero how come na itong si Congressman Paulo Duterte ay umabot ang pondo ng nasa 51 billion pesos from 2020 to 2022? Kaya sinasabi ngayon na mukhang susuriin ang pondo na ito at kinakailangan pong i-audit at possible. Kung meron pong mga misappropriations dyan, panibagong kakaharapin na kaso yan nitong si Congressman Paulo Duterte kung ganun nga ang sitwasyon. Pero syempre, yan naman ay hindi pa naiimbestigahan, kaya dito po kami sa mga existing na nakaso. Ano na po ang nangyari dito po sa mga binanggit na kaso sa balita? Lima po ito, Code of Conduct and Ethical Standards, paglabag sa graft law, paglabag sa forfeiture law, paglabag sa sinasabing conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct and serious dishonesty, at sa kapaglabag sa revised penal code o yung pagsisinungaling, perjury. Ano kaya ang katugunan naman dito nitong si Congressman Paulo Duterte? Dumadami na ang mga katanungan, ano? Kasi ganito yan eh. Hindi mangyayari ang mga ganitong katanungan sa harapan ng publiko, mga tol, kung hindi po nila sinisimulan ang laban. Bakit ba nagkaganito? Babalikan lamang po natin ang mga nakaraang araw at linggo. Ito pong si Congressman Paulo Duterte, tahimik lamang po ito sa issue sa confidential funds. Hindi po ito nagsasalita. Pero nung pumutok po ang issue ng People's Initiative, nagsalita po siya. At sinasabi niya na ang mga taga Davao daw po ay binibili ang kanilang mga pirma sa halagang 100 hanggang sa 10,000 piso. Pero kinalauna, napag-alaman natin na mukhang hindi naman talaga People's Initiative yung kanyang concern, kung hindi yung budget na naman ng kanyang distrito. Dahil doon po sa kanyang pahayag, sinabi niya na tinanggalan daw po ng 2 bilyong piso ang kanyang legislative district. Na hindi naman po totoo, kasi sabi nga ni Congressman Elizalde ko, hindi totoong 500 million pesos ang naiwan sa kanyang distrito. Ang nakalagak sa kanya sa GAA 2024 ay 1 bilyong piso. Kaya makikita po natin dito na talagang nasanay ito pong si Congressman Paulo Duterte sa napakalaking budget para po sa kanyang distrito. Ngayon, siya po ang nag-open ng topic na yan. Siya po ang nag-open ng issue na yan. Kaya lumabas po tuloy ang mga kaliwat kanang impormasyon, katulad po nung pinakinig ko po sa inyo kanina, kung saan, again, uulitin po natin at nagtatanong tayo, 51 billion pesos po ba, Congressman Paulo Duterte, ang inyong naging pondo sa 1st District ng Davao from 2020 at saka 2024? At gusto ko lamang din po sa inyong iparinig, mga tol, na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, mukhang mali po sa kanyang sinasabi. Kung matatandaan po ninyo, sinabi nitong si Rodrigo Duterte na less priority ang Davao, less priority ang Mindanao, kasi maraming mga nangangailangang mga lugar sa Pilipinas na dapat iprioridad po ng kanyang administrasyon. At di bali na daw po ang Davao, kaya naman daw nila mag-tiis. Pero mukhang hindi po ganoon ang nangyayari. Pero baka sabihin nyo kasi, ako ya nagpapakalat ng fake news dito. Hindi po. Pakinggan po ninyo mismo ha sa kanyang mga labi kung paano niya po binigyan ng emphasis na ang Davao ay less priority. Pero sa nangyaring katotohanan, mukhang hindi po ganon. Yan ha, panoorin po ninyo ang pahayag dito nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga tol. Oy, bakit walang audio? Sandali lamang ha.
Oy, bakit ganito? Iayos ko lamang muna. Nagtataka ko bakit walang audio. Ganun pa man. Sandali po, ayan. Ayan, pakinggan po ninyo ang pahayag dito ni Rodrigo. Sinabi ko talaga sa kanila, unahin ninyo yung ibang lugar, ipahuli ninyo ang Davao. Kasi taga-Rian ako. Sabihin nila, siyempre si Duterte, Davao, taga-Davao, unahin niya ang Davao. Tapos hindi natural consequence of the flow of reason of unreasoned people. So ang ginawa ko, sabi ko, unahin ninyo, pinakahuli ang Davao. So ang Davao hanggang ngayon, yan pa rin ang effort niya, masikip, lumiliit na, it has become terribly small because of the so many people using it. I don't know ilang million per year ang ano niya, ma-serve niya per year. But maliit ang Davao at alam ko maraming taga-Davao na may sakit sa akin, may sakit sa kanila, sa puso nila. I know of one girl na talagang halos galit sa akin kasi bakit ang Davao wala namang napala doon sa... Eh. Maganda tong komento ni House Dera Pera. Sabi niya, nagtatanong siya, ibig bang sabihin talagang sinungaling sila? Kayo po ang humusga kung talagang sinungaling, particular ito pong si Rodrigo Duterte. Sabi ko, yan ang that is the price that we have to pay, you know. If you happen to be in a place where there are some public wars going on, you do not want to be criticized as one that's inuuna mo yung ano ng iba, inuuna mo yung iyo, yung iba huli na lang. As a matter of fact, yung mga taga-Davao, well, yung subdivision namin ng... Well, napakinggan nyo naman na yung pahayag niya, di ba? At sinasabi niya na less priority ang Davao. Unahin nyo ang ibang lugar kasi kami na bahala sa Davao. Pero hindi pala ganon kasi sacred cow yung kanyang anak. Napakalaki ng bondo at bawal tanungin dahil yung pondo para sa Holy Land. O ngayon, may mga pahayag pa nga ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinasabi niya na kapag ang kanyang anak ay corrupt, siya daw mismo ang papatay dito. Ganun pa man, sa mga pagkakataon din na naghumarap siya sa harapan ng media at ng publiko, sinabi niya rin walang iba kung hindi itong si Congressman Paulo Duterte bilang gangster at yung kasalukuyang mayor po ng Davao ngayon ay womanizer. O, hindi po sa akin ang galing yan, ha? Basahin po natin ang mga shared post dito nitong For the First Couple. Basahin ko lamang, ha? Verbatim po ito para walang pangahalong paninira kasi laman po ng balita ito, eh. Manila, Philippines. He cannot trust his two sons to take care of him when he is sick and old. President Duterte said the other day, even as he defended anew his administration's anti-drug campaign that led to the killing of thousands of pushers and addicts during police operations nationwide. Duterte said, it is important to eradicate the illegal drug problem right now so that the next generation could survive and help their aging parents. He said, his salary would not even be enough for hospitalization and medicine if he gets sick. Duterte will turn 73 on March 28. Okay? He said, dito tayo. Di ako sinong maasahan. For me, who can I rely on? Ang pinagkakatiwalaan niya lamang daw, si Inday Duterte. Si Inday, yung anak ko na may daughter, Mayor Butit na lang nakalusot. Tapos ano naman ang pangtingin niya doon sa dalawa niyang anak?
O yung anak kong si Pulong, isa yung gangster. Yung mabubuhay yon. O yung si Baste, pero si Baste naman, babae ang inaatupag. Si Adarna. Anyway, sino ba yung Adarna na yon? But binabasa ko lang naman itong balita. Ganyan po pinalalabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte how his family is. Ano? At sinasabi niya rin na ganito ang kanyang mga anak pero mukhang hindi naman totoo. Kasi bakit? Eh hanggang salita lamang. Pero sa katotohanan, hindi naman masisisi yon dahil ama siya. Mahal niya talaga ang kanyang mga anak. In particular, itong sinasabi niyang gangster. Kasi busugin niya ba naman ng 51 billion pesos sa loob ng 3 taon. Kaya para mawala sa isipan namin yan, Congressman Paulo Duterte, kung yan ba ay totoo o hindi, eh sana maglabas po kayo ng pahayag dyan at pabulaan na ninyo o ikumpirma ninyo na meron pong 51 billion pesos na pondo sa inyong distrito. Kasi napakalaking halaga po nun para po sa mga nararapat na proyekto. Ganun pa man, bakit hanggang sa ngayon, yung inyo pong distrito ay mukhang patuloy pong binabaha. Ano po ang nangyayari? Bakit ganon ang inyong lugar sa kabila po ng napakalaking pondo na inilagak po sa inyong unang distrito? Eh hanggang sa ngayon, kayo po ay mukhang hindi nakakapagpagawa ng mga proyekto through DPWH, ha? O kaya may valid na kadahilanan ito pong si Ninyo Barsaga na inyo pong dakilang supporter, naniniwala sa kagalingan ng inyong ama na si Rodrigo Duterte at naniniwala na ang mga Duterte galit sa mga kurap, sa mga involved sa illegal drug at saka anumang uri ng kriminalidad. O, may katanungan, ipe-play ko lamang po sa inyo, ha? Ito pong si Ninyo Barsaga. Kasi hindi lang naman kaming mga sinasabing kritiko ninyo ang nagtatanong. Ang mismo pong mga supporter ninyo, isa po rito, itong si Ninyo Barsaga ay nagtatanong kung ano po ang nangyari sa pondong inilagak sa inyo mula po noong 2020 hanggang 2022. Panoorin po ninyo ang vlog na ito ni Ninyo Barsaga, mga tol. Ako, Congressman Paulo Duterte, simple po ang tanong ko sa iyo, boss. Una, hindi ako nagkakamali nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan siya ang iyong ama. Ikaw ang may pinakamalaking pondo sa mga congressman. Ang tanong ko po ay ganito, congressman. Saan napunta ang pondo na napunta sa iyo? Para sa mga kababayan mo, para sa mga kadistrito mo, saan po napunta? Pwede po bang paki-explain, Congressman Paulo Duterte? Yun ang gusto namin malaman. Saan napunta ang nakuhang umaabot di umano ng 30 billion dagdag budget noong 2020 hanggang 2023? At ang nakakapagtaka dito, mga kaibigan, ang Davao City ay lubog. Siyempre, bias kasi tayo dahil critics tayo ng mga Duterte. Kaya parang kung tayo lang ang magtatanong, eh hindi maganda. Ngayon, ang nagtatanong, supporter po ninyo. Dakilang supporter ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, kaya kung sila ang tatanong na supporter ninyo, eh baka sagutin ninyo kasi supporter niyo sila eh. Kami, baka hindi nyo sagutin. Ang publiko, baka hindi nyo sagutin. Pero may nagtatanong sa inyo ngayon, sa katauhan ni Ninyo Barsaga, dakilang supporter ng inyong ama, eh sana naman masagot po ninyo ang kanyang katanungan. Sa baha, kung ano-anong sakuna, meron mga landslide. Saan napunta? Ang gusto namin malaman dito, ako bilang isang taxpayer, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, Congressman Paulo, ipaliwanag mo ng mabuti yung isa-isa. Yung isa-isa, hindi yung magpapaliwanag ka, na ginagantihan ka. No! Isang na bullshit kung ganyan ang sasabihin mo. Ang gusto ko nung marinig... Sabi ni Robert Gianco,
Sinagot ni Jason sa ang issue sa 51 billion pesos at ipinagtanggol si Pulong gawa-gawa lang daw ni Congressman ko ang issue na yan. Sa bagay, totoo naman yan, ano? Kasi kung sino ang nag-aakusa, siya ang magpapatunay. Kaya hihintayin natin ngayon ang mga katibayan nito pong si Congressman ko kung talaga bang existing ang 51 billion pesos. Ganun pa man, although hindi naman kayo required dito na sumagot, Congressman Paulo Duterte. Pero kung hindi po ito to, napakadali lang namang sabihin na hindi totoo ang 51 billion pesos, period. Wala nang kailangang explanation. Ganun lang kasimple. Yun lang, sapat na sa aming mga nagtatanong sa inyo, lalong-lalo na siguro dito po sa inyong supporter na itong si Ninyo Barsaga. Pero nagdedemand si Ninyo Barsaga rito ng tamang explanation mula sa inyo. Ha? Hindi lang basta pag-deny explanation ang inahangad sa inyo ng inyong supporter na si Ninyo Barsaga. Hindi lang isang simpleng mamamayan, dito napunta ang pera, dito napunta ang pusing, dito napunta sa mga proyekto. Inabas ang resibo. Ika nga, parang si Mayor Isko Moreno, lahat ng project niya sa Quezon, Manila, nung siya ang mayor, may resibo. May ipinapakita siya. Ito ang pondo, ito ang nilaanan namin, at nakikita namin in Metro Manila, pag dumadayo ako ng Metro Manila, nakita ko yung mga ginawa ni Mayor Isko Moreno. Sana ganun din ang gawin mo, Congressman Pulong Duterte. Ipakita mo saan napunta ang bilyon budget mo. Dahil nakakapagtaka, galit si Pangulong Duterte sa katiwalian, galit si Pangulong Duterte sa korupsyon, at ikaw ay bilang anak, hindi ko sinasabing kurap ka. Kasi nakakapagtaka, bakit nagkaganon ang Davao? Bakit binabaha? Lumalabas siya sa mga national news. Pag ganon, ang sama atang mag-isip ang hindi maganda. May pinakamalaking pondo ibinuho sa Davao City noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit tilang walang asenso ang nasabing lungsod? Lubog sa tubig, baha ang ilang lugar sa Davao City nitong nagdaang mga araw. Saan kaya dinala ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang bilyon-bilyon na flood control fund nga from 2020 to 2023? Wala pa rin na ipakikita ang resibo kung saan ginasta ng... Oy, Tony Boy, bawal dito ang uto-uto, ah. Ako, bias ako, aminado ako. Ikaw, bias ka din. Supporter ka ni Rodrigo Duterte. Pero itong nagsasalita na si Ninyo Barsaga, kasama ninyo ito, mga DDS. Paano nyo mo ngayon sasabihin na bias ang pagtatanong niya? Eh, supporter ito ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anyway, Tony Boy, bawal po ang uto-uto dito. Ang mga DDS, hindi po welcome sa programa ko. Batang Duterte ang pondo para sa Davao City. Ngayon, nakita natin kung anong nangyari sa Davao City nitong mga nakalipas na araw at nakalipas na linggo. Sobrang kawawa ang nangyayari sa mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Davao City. Na kung saan, na ipakita natin at malinaw na may malaking pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang congressman at kasalukuyang congressman na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang gusto lang namin malaman dito, hindi ito sa pagiging anti-Duterte, hindi ito dahil sa pagiging pro-Duterte, ang gusto namin, Congressman Paulo Duterte, yung malinaw na kasagutan. Huwag natin isipin na ikaw ay ginagantihan ng administrasyon, ikaw ay ginagantihan ng kongreso, wala kaming pakialam kung anong awayan nyo ng kasalukuyang liderato ng House of Representatives na si House Speaker Martin Romualdez. Wala kaming pakialam dyan, Congressman Paulo. Okay. Oh, Congressman Paulo, ha? Kasi ako, bias ako eh. Siyempre, kritiko mo ako. Kritiko ako ng mga Duterte. Eh ito, nagtatanong sa'yo, supporter po ninyo ito. Samot-saring kaso ang inabot nito sa loob ng 6 na taon dahil sa pagtatanggol sa inyong ama.
Kaya naman siguro deserve niya na sagutin ninyo ang katanungan niya. O, maraming salamat sa inyo mga tol. Ang daming katanungan kay Congressman Paulo Duterte. Yet, nananatili siyang tahimik. Wala tayong magagawa dyan. We are just hoping na yung inilabas na impormasyon itong si Congressman Ko ay coupled with evidence, syempre, sa hinaharap. Shoutout po sa inyong lahat. Sino-sino po ba ang mga kasama po natin sa oras na ito? Sa 585 na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube, maraming salamat po sa inyo. Shoutout kay LB De La Cruz, Cody Padilla, kay Ina Arived, LB Soriano, Elizabeth J. Torres, Gio Prisk, Roberto Janko. Parang nakita ko si Paring Makmak kanina. Shoutout sa iyo, Tol, Paring Makmak Pablo. Ah. Kay Gio Prisk, Roberto Janko. Okay? Sino pa? May gaya-gaya pa. Huwag nyo na kaming gayahin. Kayo lang ang didishit. Hindi nyo pwedeng gayahin yung style namin. Alam nyo ba, mga tol, kung sino ang nagpasimula ng didishit? Sige na. Ha? Kaya ang laki ng galit sa akin ng mga didishit eh. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang sa inyo, nung tinawag silang kakampure, hindi ko matanggap sa sarili ko na pure ang mga yan eh. Kaya sabi ko, hindi dapat tawagin sa sarili ko yon. Hindi dapat tawagin pure ang kakampure ang mga ito. Dapat ang tawag dito, didishits. At yan ngayon ang tawag sa inyo. Kaya galit na galit kayo kay Top 1 ha. Pero wala akong pakialam sa inyong mga hinayupa kayong mga didishits kayo. Ang mga DDS, nire-respeto ko. Pero kayong mga DDSits, wala akong pakialam sa inyo. May maraming mga DDS na matino. Ano, may mga kaibigan akong DDS eh. Sila yung mga objective, mag-isip. Magkalaban tayo sa politika pero hindi kami nagre-resort sa ad hominem. Pero kayong mga DDSits, wala kayong sabihin kung hindi, ulul. Eh, binabalik ko lang sa inyo. Diba? Ganun lang yon. Ha? O, maraming salamat ha. Shoutout po sa inyong lahat. Again, sino-sino po ba ang mga kasama po natin? Kay Wilma Biluan, Maricris Ocampo, Caroline Kawakami, Coral Vidal, Paring Makmak Pablo,